Guys, sa video na ito is ituturo ko sa inyo ang diskarte ko sa pagsiset ng tamang ignition timing na walang timing light. So ang una nyo lang gagawin is, of course, tatanggalin nyo ang distributor cap. So tinanggal ko na lang para mas mabilis yung video natin. So pag tinanggal nyo guys, makikita nyo ang rotor. Kung sakaling hindi nakatapat siya sa high tension wire number 1, kailangan nyo ikote ng makina para magtapat dito sa high tension wire. Ito guys, ito yung high tension wire number 1. So dapat itapat nyo siya. And then pag natapat na siya guys, titingnan nyo ang butas ng transmission. So may makikita kayo dyan guys na may kulay puti. Yan yung standard ignition timing ng makina na F6A. So guys, ipapaliwanag ko lang sa inyo. Ililipat ko lang ang camera. May ginawa kasi akong drawing para mas maintindihan nyo ng maayos. So ayan guys, ang drawing ko. So itong butas na ito, ito yung nag-represent ng butas ng transmission. And then ito naman, ito yung nag-represent ng flywheel. Then kung nakikita nyo yung flywheel guys, meron niyang guhit, and then sa tabi niya is letter T. Ayan, yan yung top dead center. And then itong guhit naman na ito guys, ito may nakatabi na 5, ito yung 5 degree before top dead center. Ito namang nasa gitna guys, ayan, sa pagitan ng 5 at 10, ito yung 7 degree before top dead center. Ito yung standard ignition timing ng makina na F6A. And then ito namang nasa tabi niya naguhit, ito yung 10 degree before top dead center. And then ito namang guhit na ito guys na nasa ibabaw, ito yung nagrepresent sa guhit na nasa gitna ng butas ng transmission. So ang gawin nyo lang guys, halimbawa pag nakatapat na sa tension wire number 1 yung rotor, is tingnan nyo lang dito kung nakatapat na ba yung 7 degree before top dead center dito sa guhit ng transmission. So iikot nyo lang guys hanggang sa magtapat na sila. And then pag nagtapat na sila guys, of course tatanggalin nyo naman ang distributor, yung cover ng distributor. Tatanggalin nyo. Sana ba yun? Pakita ko guys. Yung rotor. Ika lang guys ha. So ayan guys. Tatanggalin nyo lang itong rotor at itong cover. And then syempre makikita nyo na ang loob ng distributor. Ayan. So nagdrawing ako dito guys. Ito guys, ito ang nagrepresent ng signal generator. Ito siya guys, ayan. So kung nakikita nyo yan, meron yang bakal sa gitna. Then itong bakal na ito guys is magneto. Meron itong, ayan, nakikita nyo may bakal yan sa gitna. Ang bakal na ito guys is meron tong magnet. Ayan, may magnet yan. So ito yun guys, nilakihan ko lang yung parang bakal na may magnet sa gitna. So ito yung nagrepresent ng ating signal generator. And then ito naman guys, itong parang lobes, ito yung nagrepresent dito. So yun, so hindi ko lang alam ang exact na pangalan nito. So ito yung bakal na may parang ganito yung dulo niya na bakal. So ayan guys, so ang gagawin nyo lang guys is itatapat nyo lang yung bawat dulo dito sa parang lobes na ito sa signal generator. So yung may magnet niya. And then wag nyong itapat na straight siya guys,
kumbaga kung nakikita nyo sa video, i-advance nyo siya ng konti itong ito guys, i-advance siya ng konti. Halimbawa yan, yan sana makita sa video, i-advance lang siya ng konti guys. Yan, ganyan lang dapat ang posisyon niya sa signal generator at itong parang lobes na ito guys. So yan, sana naintindihan nyo sa simpleng paliwanag ko. So direct tayo doon sa distributor para matingnan natin. So yan guys, tapos ko nang set up ang camera. So niluwagan ko na rin yung bolt nitong distributor. Ayan, kita nyo magalaw between itong parang lobes na ito and then yung signal generator. Ayan, nakikita nyo yung bakal. Ayan na may magnet. Ang gagawin nyo lang guys ay itatapat nyo siya and then dapat medyo advance siya ng konti. Baga, ayan, nakikita nyo sa video, ayan, nakatapat siya and then i-advance lang natin ng konti. So ayan, so ayan guys, advance natin siya ng konti and then pwede na natin higpitan ang bolt. Then after natin higpitan guys, check natin ulit kung hindi ba nagbago. Ayan, hindi naman nagbago siya. So ang ilagay na natin itong takip. Ayan, and then itong rotor niya. Then itong distributor cap. So yan lang ang diskarte ko guys sa pag-set ng tamang ignition timing kapag wala akong dalang timing light. So ayan, and then try nating pandarin ito guys and then gagamitan ko ng timing light kung talaga bang nasa 7 degree before top dead center ang ignition timing niya. Pero kung hindi man siya totally perfect guys, sure ako na napakalapit lang sa 7 degree before top dead center. Kasi hindi naman talaga perfect ang ganitong pagsiset ng ignition timing. Pero kahit paano is malapit lang siya sa 7 degree before top dead center. So pandarin ko lang muna ang makina guys, din gagamitan natin ng timing light. So yan guys, naset up ko na ang camera and then tapos ko na rin ikabit itong timing light. So try natin pandarin ng makina guys and then check natin kung gaano ba ka accurate yung ginawa nating pagta-timing ng distributor na walang timing light. Ayan, medyo magalaw pa yung makina kasi hindi pa siya masyadong init. Rev lang na muna natin guys.
Then try natin gamitan ng timing light. So ayan guys, sa nakikita nyo, hindi talaga siya totally accurate kapag merong timing light. Pero napakalapit na niya guys sa 7 degree before top dead center. Nag-advance lang siya ng konti, mga nasa mga 8 degree guys before top dead center ang timing niya guys. So napakalapit lang niya sa 7 degree before top dead center. So hindi man siya totally accurate guys, pero masasabi ko na malapit lang din siya sa standard ignition timing ng makina. So yun lang guys ang maibabahagi ko sa pagsiset ng ignition timing na walang timing light. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel at sa tingin mo ay nakatutulong ang aking mga video tutorial, ay please subscribe ka naman at pindutin mo ang notification bell para naman updated ka sa mga bago ko pang video na aking i-upload. So yun lang guys, maraming salamat. God bless.